Mabuhay! Kumusta? Handa ka na ba para sa ating talakayan ngayong araw? Pero bago yan, pamilyar ka kaya sa mga larawang aking ipapakita? Para sa unang larawan ay ang Adidas. Ito ay isang international brand ng sapatos, bag at iba pa. Ang Twitter ay isang social media app na maaaring makapagpahayag ng iyong damdamin o opinyon ukol sa isang issue. Ang ikatlong larawan naman ay ang Hershey's. Ang Hershey's ay isang sikat na tsokolate sa buong mundo. Para naman sa ating ikaapat na larawan, ito ay ang Burger King, isang fast food chain na sikat sa Estados Unidos, pati na rin sa ating bansang Pilipinas. At para naman sa ating ikalimang larawan ay ang Toyota. Ang Toyota ay isang brand ng sasakyan na kilala ng lahat. Oh, base sa mga halimbawa at larawan na aking mga ipinakita, may ideya ka na ba kung ano ang ibig sabihin ng salitang globalisasyon? Marahil ay bago lamang sa iyo ang salitang ito, ngunit ito ay nagsimula ng matagal na panahon, subalit nagiging mahalaga ito sa mga huling dalawang siglo. Kung kaya naman, kapag sinabi nating globalisasyon, ito ay isang proseso ng mabilisang pagdaloy o paggalaw ng mga tao, bagay, impormasyon, at produkto sa iba't ibang direksyon na nararanasan sa iba't ibang panig ng daigdig. Ito ay lubusang nakapagpabago sa pamumuhay ng mga tao hanggang sa kasalukuyan. Tandaan mo ito ha, ang globalisasyon ay makabagong mekanismo upang higit na mapabilis ng tao ang ugnayan sa bawat isa. Ang globalisasyon din ay tinuturing bilang isang proseso ng interaksyon at integrasyon sa pagitan ng mga tao, kumpanya, bansa o maging ng mga samahang pandaigdig na pinabibilis ng kalakalang panlabas at pamumuhunan sa tulong ng teknolohiya at impormasyon. Ngunit, hindi lahat ay masaya sa tinatawag nating globalisasyon. May mga ilan na gusto itong hadlangan tulad na lamang na tinatawag natin na terorismo, na siyang nakakapagpapinsala sa buhay, ari-arian at iba pa. At upang ating mapalawak ang kaalaman sa salitang globalisasyon, tara! Alamin natin ang mga pananaw at perspektibo ukol rito. Talakayin natin ang limang perspektibo tungkol sa kasaysayan ng globalisasyon. Ang unang perspektibo ay ang paniniwala na ang globalisasyon ay taal o nakaugat sa bawat isa. Ito ay isang manifestasyon ng paghahangad ng tao sa maayos na pamumuhay na nagtulak sa kanyang pakikipagkalakalan, magpakalat ng pananampalataya, mandigmat manakop, at maging isang manlalakbay. Katulad na lamang ng apoy na siyang ginagamit bilang panluto ng mga tao. Kung noon ay napakahaba pa ng proseso bago tayo makapagluto, pero dahil na rin sa globalisasyon at sa mga makabagong teknolohiya, unti-unting napapadali ang ating mga gawain. Na minsan pa nga, sa sobrang dali ay meron na tayong tinatawag na robot na siyang maaaring maglingkod sa atin tulad na lamang ng pagluluto ng ating mga pagkain. Ang
Ang ikalawang pananaw o perspektibo ay nagsasabi na ang globalisasyon ay isang mahabang siklo o cycle ng pagbabago. Maraming globalisasyon na ang dumaan sa mga nakalipas na panahon at ang kasalukuyang globalisasyon ay makabago at higit na mataas sa anyo na maaaring magtapos sa hinaharap. Sa katunayan ay mahirap tukuyin ang panahon kung kailan nagsimula ang globalisasyon. Kaya higit na mahalagang tingnan ang iba't ibang siklong pinagdaanan nito. Noon ay pagsulat lamang ang paraan upang makapagbahagi ng impormasyon sa ibang tao hanggang sa gumamit na ng telepono, pati na rin ang radyo at ang kasalukuyan ay ang mga cellphone at ang paggamit ng iba't ibang social media apps. Para naman sa ikatlong pananaw, ang globalisasyon ay naniniwalang may anim na wave o panahon na siyang binigyang diin ni Thurborn taong 2005. Para sa kanya, may tiyak na simula ang globalisasyon. Pero teka, alam mo ba yung anim na panahon na tinutukoy ni Thurborn? Ang unang panahon na tinutukoy ni Thurborn ay ang ika-apat hanggang ika-limang siglo. Dito naganap ang globalisasyon ng relihiyon o ang pagkalat ng Islam at ang Kristyanismo. Ang ikalawang panahon naman ay ang huling bahagi ng ikalabing limang siglo. Dito naganap ang pananakop ng mga Europeo. Para naman sa ikatlong panahon, ito ay naganap noong huling bahagi ng ikalabing walong siglo hanggang unang bahagi ng ikalabing siyam na siglo. Dito naganap ang digmaan sa pagitan ng mga bansa sa Europa na nagbigay daan sa globalisasyon. Ang ika-apat na panahon ay noong gitnang bahagi ng ikalabing siyam na siglo hanggang taong 1918. Dito ay nagkaroon ng rurok ng imperyalismong kanluranin. Para naman sa ikalimang panahon ay noong post-World War II. Dito nagkaroon ng pagkakahati-hati ng daigdig sa dalawang puwersang ideolohikal, partikular na ang komunismo at kapitalismo. Para sa ika-anim na panahon ay ang post-Cold War. Dito nagkaroon ng pananaig ng kapitalismo bilang sistemang pang-ekonomiya. Ito ay nagbigay daan sa mabilis na pagdaloy ng mga produkto, serbisyo, ideya, teknolohiya at iba pa sa pangunguna ng Estados Unidos. Para naman sa ating ika-apat na wave, ayon dito ang simula ng globalisasyon ay mauugat sa espesipikong pangyayaring naganap sa kasaysayan. Sa katunayan, posibleng maraming pinag-ugatan ang globalisasyon. Ilan na dito ang mga sumusunod. Una ay ang pananakop ng mga Romano bago pa man maipanganak si Kristo. Ikalawa ay ang pag-usbong at paglaganap ng Kristyanismo matapos ang pagbagsak ng Imperyong Romano. Ikaapat ay ang paglalakbay ng mga Vikings mula sa Europe patungong Iceland, Greenland at Hilagang Amerika. Ikalima ay ang kalakalan sa Mediterranean noong gitnang panahon. At ang huli ay ang pagsisimula ng pagbabangko sa mga syudad-estado sa Italia noong ikalabing dalawang siglo. Ang ikalimang pananaw o perspektibo naman ay nagsasaad na ang globalisasyon ay pinomenong nagsimula sa kalagitnaan ng ikadalawampung siglo. Tatlo sa mga pagbabagong naganap sa panahong ito ang sinasabing may tuwirang kinalaman sa pag-usbong ng globalisasyon. Ito ay ang pag-usbong ng Estados Unidos bilang global power matapos ang ikalawang digma ang pandaigdig.
Ikalawa ay ang paglitaw ng mga multinasyonal at transnasyonal korporasyon. Ikatlo ay ang pagbagsak ng Soviet Union at ang pagtatapos ng Cold War. Oh, paano ba yan? Mukhang napahaba ang ating talakayan ngayong araw. Ikaw ba ay merong katanungan? Kung wala, sige, hanggang dito na lamang. Paalam!